Are you a member of the Roman Catholic Church? Are you intrigued or challenged by clever questions and malicious accusations from the enemies of the church? Bakit hindi nag-aasawa yung mga pari? No, bakit po ba tayo mga Katoliko gumagamit? Bakit po ba gumagamit ang mga pari ng insa? Bakit po may pista at prosesyon ang mga Katoliko? Bakit ba paulit-ulit magdasal ang mga Katoliko? All your questions will now be answered and all your doubts cleared. Featuring the two prominent Roman Catholic apologists of the Philippines, Attorney Marwil Liasos of the Order of Preachers and Reverend Father Abe P. Arganiosa, in a dynamic tandem to explain and defend faith and to guide us all to know the truth. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapanood ng Know the Truth. Ako po si Attorney Marwil Liasos sa ngalan po ni Father Abe Arganiosa. Napaka-interesante po na ating tatalakayin sa araw na ito bagamat may pagkamaselan. Ito po ay isang kwento ng pagbabago dahil po sa pag-ibig sa Panginoong Diyos. Ito po ay kaalinsabay pa rin ang aming palatuntunan tungkol sa Papal Visit 2015. Ang ating pong makakasama sa araw na ito ay walang iba kundi ang aming kapatid sa Company of St. Dominic, si Brother Jovi Atanacio. Magandang araw, Brother. Magandang araw rin sa iyo, Brother Mars. Yes, at ako po ay natutuwa sapagkat si Brother Jovi po ay kapatid namin sa aming saman. Brother Jovi, medyo personal yung mga katanungan namin sa iyo nung nakarang episode. Ang aming topic sa palatuntunang ito ay tungkol din sa same-sex affection. At yung sa iyo naman ay more on personal na patutuo na kung paano ang isang tao na may same-sex affection ay pwede palang mabuhay ng malinis, no? Ayon sa ebanghelyo at turo ng ating simbahan. Brother Jovi, umpisan ko lang and I hope you don't mind, ano? Ano itong mga struggles na pinagdaraanan ng isang Kristiyanong homoseksual o merong tinatawag na pagkakagusto sa kaparehas ang kasarian? Ito yung mga struggles na pinagdadaanan ko, yung attraction sa parehong kasarian. Ito rin ay pinagdaraanan ng mga heterosexuals, pero ang kaibahan nga lang, natutuon sa akin yung same sex. So, yun ang pinagdadaanan ng mga may same-sex attraction. Dahil nga sinasabi mo, Brother Jovi, na meron kang same-sex attraction, paano mo ito pinaglalabanan? Karamihan sa ginagawa ko ay yung paggamit ng mga sakramento, lalo na yung kumpisal at ang Holy Eucharist, yung pagsisimba. At sinusunod ko rin yung sinasabi ni Saint Philip Neri na in the battle of the flesh, cowards conquer. So iniiwasan ko yung mga sa tingin ko ay maglululong lalo sa akin sa kasalanan. So kung may mga company ka o yung mga kaibigan ka na iba yung kanilang pag tugon sa ganitong struggle, humihiwalay ako sa kanilang mga ganung gawa. So mas masama ako dun sa mas pinaninindigan ko na pagsunod sa utos ng Diyos. Lilinawin natin, Brother Jovi, no? Ang pinag-uusapan natin dito na kasalanan ay yung mga tinatawag na homosexual acts or behavior. Kapag ginawa ng isang taong homosexual, yung pakikipagtalik o magkakaroon ka ng sexual na pagtatangi sa kapwa, ito yung mali. Pero yung tao mismo ay hindi kasalanan ang maging isang homosexual, kundi yung magpatianod doon sa temptation. Opo, tama. Yun nga, yung kapag sa yung attraction itself, hindi siya kasalanan. Parang ano lang yan eh, kung yan sa pagkain, mas preferred mo yung ganitong ulam, pero dahil masama sa kalusugan mo, hindi mo gagawin. Iiwasan mo siya. Kahit na yung mga heterosexual din naman may attractions, kaya lang sa kanila, different sex attraction. Pero kapag may asawa ka na, eh hindi ka dapat na magpapadala doon sa temptation upang ikaw ay makagawa ng kasalanan. Brother Jovi, maraming nagsasabing sumparaw o salot ang pagiging isang bakla o homosexual. Naranasan mo ba ito sa buhay na ikaw ay nakaranas ng
diskriminasyon o pagkutya dahil lamang sa iyong same-sex attraction. Ayun, anong kabataan ko sa nung high school, nadanas ko rin yung mga pinagdadaanan nung karaniwang katulad namin na may same-sex attraction nga. Pero sa pagtagal ng panahon, napapansin ko rin na hindi lang naman may mga maibibigay pa rin naman ng mga katulad namin na may ganitong sitwasyon. Lalo na sa simbahan rin, may maitutulong pa rin kami na sa lipunan. At maraming talents yung mga katulad namin na maibabahagi sa paglago ng sambayanan. Hindi rin madali yung cross na pinapasan ng mga kapatid natin na ganito po ang kanilang attraction sa buhay. Ano? Pero ano sa tingin mo ang kinakailangan na gawin ng komunidad o ng simbahan o ng pamilya para makayanan ng isang taong may same-sex attraction ang ganitong uri ng pagsubok sa kanilang buhay? Yung mga katulad kasi namin, may brokenness yan na pinagdadaanan, na kailangan mabuo, na nagsisimula yan sa pamilya. So, yung pag-accept ng tao, simula yun. Kapag tinanggap ka na nila, doon nagsisimula yung pagbubuo. So, yun lang, gabay, tsaka yung pagtanggap nga sa aming pinagdadaanan. Babalikan ko yung nakaraan sa buhay mo, Brother Jovi, and I hope you don't mind sapagkat ikaw na interview na rin naman at ito'y nalathala sa CBCP Monitor na kung saan inaamin mo na nagkaroon ka rin ng tinatawag na gay lifestyle. Una sa lahat, ano bang ibig sabihin ng gay lifestyle? Ang gay lifestyle, ito yung pagkakaroon ng relasyon sa kapwa lalaki. So, ayun, napagdaanan ko siya for 2.5 years, mga ganun. Kinailangan kong magpa-test at yun naman negative siya. So, yun yung pinagdaanan ko na pinapapasalamat ko sa mahal na ina na iligtas rin ako doon. Nangyari yung conversion ko January 1, 2006. So, yan ay napaka-significant dahil yan ay kapiestahan ng pagiging ina ng Diyos sa mahal na Birheng Maria. Nabanggit mo nga kanina sa iyong testimonya na malaki ang naging role o bahagi ng mahal na inang Birhen sa iyong conversion. Maari mo bang i-share ito sa lahat ng ating mga tagapanood? Kahit simula pa nung kabataan namin, lumaki ako sa isang pamilya na very Marian. So nag-aral ako sa Marist, then sa UST. Naging legionary ako. Tapos kahit yung mga kapatid ko, pinangalan sa kay Mama Mary, yung bunso namin, Luis Marie. Tapos ako, Joseph, yung husband of Mary. So, ayun, parang very Marian. At nung nakilala ko nga yung mediatrix sa Paul Grace, yung Salipa, yun, parang mas lalo akong nahikayat na magbago. Na tumibay. Naging gabay talaga si Mama Mary. At paano mo nalampasan, maliban nga sa naging gabay ang mahal na Birheng Maria, tumibay ang iyong pakikipagtunggali na malampasan mo ang lifestyle na ito? Pwede mo bang i-share sa amin kung paano at kung ano yung mga nangyari upang malampasan mo at mapagwagian eventually, of course, itong gay lifestyle? Kahit brief ano lang history, yung nag-start akong inamin ko sa magulang ko, 1997-98. Tapos napaiyak pa nga si mama noon. Tapos ipinaalala ni Pap, kasi Papa, father ko ay isang psychiatrist. At yun, sinabi niya ng dahilan kung ba't sa tingin niya naging ganito ako. Dahil panganay namin pangalawa, babae. Tapos ako yung pangatlo. Tapos bunso namin, nahuli pa, lalaki rin. Mas naging close sila. Ako mas naging close sa mother ko at sa dalawang kapatid. Tapos pinaalala na lang niya yung nga sinasabi natin na attraction is not the sin, it's the act. So yun lang yung naging gabay ko. Pero bumagsak ako niya noong 2003. Yun, nagkapera kasi. Pumasok sa call center. Tapos na-expose ako sa media, sa internet, sa social media. Na sobrang grabe ang temptation talaga.
ayun, 2006, dahil nga January 1, naganap yung huli kong kasalanan na yun. Sobrang guilty ako. At yun, binigyan ako ng grasya ni Mama Mary na yun nga, mabaliktad ko yung nangyari. At yun, simula noon, yun, kahit sa Facebook, I try to share what I experienced. Naging member rin ako na after call, some CBCP approved support group for people with same-sex attraction. Nabanggit mo yung after call, Brother Jovi, at yung support group doon sa mga taong may same-sex attraction. Maari mo bang ibahagi sa amin kung gaano ka-importante ang isang komunidad, ang isang grupo na makatulong sa taong mayroong pagkagusto sa kaparesang kasarian upang tumahak ng landas ng kalinisan at pagkadalisay? Napakalaking tulong ng isang komunidad. Kahit nung kabataan ko, nag-aanap na talaga ako ng community. Gusto ko sana maging lay brother. Pero yun nga, dahil pag-aalaga sa magulang na inisip ko, na kahantungan ko rin pagtagal, naghanap ako ng, gusto ko pa rin Catholic eh. Catholic background na group. So yun nga, after call, nakita ko siya. At since iisa yung aming hangarin na sundin yung kalooban ng Diyos, na malaking tulong talaga. At nung nahiwalay ako sa grupo dahil sa pag-promote ko naman ng kay Mama Mary sa Mediatrics, natagpuan ko naman yung CSD, yung Company of St. Dominic, na parang ganun din yung chastity pa rin yung tuon. Ito po mga grupo ng kagaya na after call, ano, at ang iyong ang lingkod ay tumutulong din sa Courage. May pagkakataon tayo doon, Brother Jovi, na nagkasama upang mag-share, ano. Napaka-importante talaga. At nabanggit mo rin itong bagong grupo, like yung sa pag-promote ng Mediatrics of All Grace. Can you tell us something about your experience in this group? Ayun. Itong Mediatrics naman, 1990s pa ako naging deboto niya. Pero itong this year, 2014, may isang Indian na nagtanong sa akin kung anong ginagawa ba ng simbahan ng sa Philippines tungkol sa cause ni Mama Mary Mediatrix, kasi deboto siya. Indian ito, hindi siya Pilipino. May inay niya tinanong, sabi ko lang, we'll do what we can, please pray. Tapos naghanap nga ako ng gusto ko legal steps kung anong pwedeng gawin para ma-petition sa Pope o kaya sa CBCP. Tapos yung naisip ko nga si Attorney Mars, yun, pumayag naman agad siya. Tapos May 11, Mother's Day, Year of the Lady, binuo ko, nabuo yung Facebook group na Mary Mediatrix Cause Lady Voters Initiative. So yun, international siya, marami siyang mga members. We have sa Maltese, India, Brazil, Spain, US, ano yan, mga foreigner, at may mga OFWs rin tayo. At napakaganda, Brother Jovi, dahil nga dyan sa involvement mo sa grupo na yan, at tayo ay nagkakatulungan sa usapin na yan, ay talagang naitutuon mo ngayon ang iyong sarili, no, sa mga gawain na kaiga-igaya, katulad ng pag-promote ng cause ng Mahal na Birhen, ng Mediatrix na ito. Isa rin po yan sa parang you keep yourself busy outlet. Oo po, yung parang iba yung gagawin mo para ma-distract yung temptation, para mabago. At nabanggit mo rin nga yung ating grupo, no, yung Company of St. Dominic. Ano ba ang naitulong ng grupong ito para doon sa continuing conversion mo? Kumpara dun sa after call, mas deep yung spirituality nitong sa St. Dominic, na sa Company of St. Dominic. At yun, mas meron siyang recollections, yung retreats na mas madalas kumpara dun sa after call. Pati yung sa after call kasi, kami yung frontliners eh. Mm-hmm. Yung kami nag-i-invite na mas open, hindi katulad ng ibang group, discreet sila, tago yung mga identity nila. Kami harapan talaga. Kahit yung mga transsexual, sina-accept namin yan. Though wala pa kaming naging member na ganun. Mm-hmm. Pero accepted namin sila. Mm-hmm. So sa Company of St. Dominic nga, yun, mas deep yung
parang pagtahak natin sa... At ito ay isang consecrated life, no? Na kung saan itinalaga mo talaga yung buhay sa Panginoon. At gusto ko pong balikan yung binanggit ni Brother Jovi na nalathala sa CBCP Monitor. Nabanggit mo doon, Brother Jovi, and I would like to quote you on this, na sabi niya, sabi ng ating kapatid dito, na he may be attracted to men, but I love God more. No? Can you tell us something about this statement that you made? This realization na maari kang magkaroon ng pagkagusto sa kapwa lalaki, pero mas nananaig ang pag-ibig mo sa Diyos. Ayun. Since nga ganun yung sitwasyon ko, tinanggap ko na siya as my cross. So, sabi nga ni Jesus na kung mahal mo ako, bitbitin mo yung cross at sundan ako. So, parang ganun rin lang. Kung mas mahal mo ang Diyos, iiwasan mo yung kabaliktaran ng inuutos niya. So, yun. Kahit attracted man ako, nilalabanan ko yun para sumunod. Napakaganda yung binahagi mo, Brother Jovi, sapagkat ganun din naman yung mababasa natin, no, sa katuruan ng ating inang simbahan sa Catechism of the Catholic Church dito sa paragraph 2358. At gusto ko pong i-share sa ating mga tagapanood, ito po ang sabi, "The number of men and women who have deep-seated homosexual tendencies is not negligible. They do not choose their homosexual condition. For most of them, it is a trial. They must be accepted with respect, compassion, and sensitivity. Every sign of unjust discrimination in their regard should be avoided. These persons are called to fulfill God's will in their lives, and if they are Christians, to unite to the sacrifice of the Lord's cross, the difficulties they may encounter from their condition." So nandito po mga minamahal, yung talagang pagmamahal, hindi lamang ng Panginoon, kundi ng simbahan, sa mga taong may same-sex attraction na kinakailangan nila ng respeto, pagmamahal, at maging sensitivity. At sinasabi dito na lahat naman ng tao ay may pinagdadaan ng pagsubok sa buhay, ngunit ito ay krus na dapat pasanin at kinakailangan nating makiisa doon sa sakripisyo ng ating Panginoon. How true is this in your personal experience, Brother Jovi? Sobrang totoo yung mga sinasabi sa katekism nga natin na dapat lang talaga magtulungan tayo sa pagbubuhat ng ating krus. Hindi yung iiwanan mo yung magdi-discriminate ka ng iba para lang sa sarili mo. Kailangan mong tumulong sa pagbubuhat ng mga krus ng mga kapatid rin natin. At alam naman natin na parating ang ating mahal na Santo Papang Francisco na nabanggit niya minsan sa isang interview, "Who am I to judge homosexuals?" Anong pagkakaintindi mo dito sa sinabi ng Santo Papa? At ano ang iyong opinion o pananaw dito sa kanyang tinuran? Yung ano naman sinabi ni Pope na yun, kadalas sa media kasi kulang-kulang yung kinu-quote nila. At sinabi niya naman dun na kung sinusunod mo si yung kagustuhan ng Diyos, who am I to judge? Mm-hmm. So parang kung tama naman yung ginagawa mo para mabago yung sitwasyon, hindi, wala karapatan maghusga. Mm-hmm. At actually yun ay specific doon sa mga gustong magpare, no, na ayaw husgahan ng Santo Papa kung ikaw naman ay tumatahak sa landasin ng kabanalan at kalinisan. At yun naman po ay aral naman talaga ng simbahan. At babasahin ko muli dito sa paragraph 2359, "Homosexual persons are called to chastity by the virtues of self-mastery that teach them inner freedom, at times by the support of disinterested friendship, by prayer and sacramental grace, they can and should gradually and resolutely approach Christian perfection." Brother Jovi, sinasabi dito na tayo ay dapat na lumakad sa landas ng kalinisan, ano? Pero hindi natin makakaila na nandoon pa rin ang temptation sa ating buhay. Anong masasabi mo dito at paano mo ngayon hinaharap itong pagsubok na ito doon sa pagtahak natin sa landas ng kalinisan? Sa araw-araw, sa pagtahak nga nitong ganitong kalagayan, binigyan naman tayo ng simbahan at ng Diyos ng mga sakramento para kung bumagsak man tayo, pwede tayong umangat uli, bumangon at sumunod uli sa Kanya. So hindi talaga siya
problemang ganun na walang solusyon. So, continuous lang talaga na dapat conscious ka sa iyong ginagawa kung kailangan mo nung bumalik sa confession. Ayun, balik ka lang, nandiyan naman si God na naghihintay lagi. Ang ating Panginoon ay Diyos ng pag-ibig at higit sa lahat, siya ay Diyos ng awa. Brother Jovi, no? Nakita natin sa kasaysayan ng iyong buhay na napakalaki talaga ng bahagi ng mahal na Birheng Maria, at ikaw nga ay isa sa mga promoters nitong Mary Mediatrix of All Grace, at saksi po ang inyong lingkod sa pagkakataong ito. At meron ka ding pinagkakaabalahan na pinapadaloy, no, sa Facebook, ang Wanted Filipino Saints. Ito yung mga advocacies mo ngayon, ito yung mga apostolates mo ngayon. Can you tell us something about this? Ayun, member po ako rin ng Work of the Saints Apostolate. At 2009 nag-start yung group. Tapos sa Facebook naman, nag-start ako ng 2012, Wanted Filipino Saints. Ito naman po pinopromote namin yung mga banal na tao na pwedeng maging santo ng simbahan. Hindi lang sila mga Pilipino, maaari silang mga dayuhan na namuhay dito, kahit bumisita lang or dito nagministeryo. O may pagmamahal sa bayang Pilipinas at sa mga Pilipino. At nakakagulat nga, ang daming nagko-contribute at marami pa rin na di-discover ng mga santo na nagpunta dito na naging banal ng simbahan. At ito ay talaga namang nakakapagbigay inspirasyon sa atin na tayo rin ay dapat na tumahak sa landas ng kabanalan. Brother Jovi, ano yung message mo, mensahe mo sa ating mga magiliw na taga-subaybay ng Know the Truth? Sa mga tao pong nagdaranas ng ganitong kalagayan, hindi po kayo nag-iisa. Tanggap po kayo ng ating simbahan. At may maitutulong po kayo sa ating lipunan. At malaking tulong po yung mga kapamilya na gabayan nyo ang inyong mga mahal sa buhay na nagdaranas ng ganito. Huwag nyo silang pababayaan. Bagkus ay gabayan nyo sila at tulungan. At mahalin. Tanggapin. At laking tulong po sa ating simbahan, may Communion of Saints tayo. Nandiyan si Mama Mary at ang sakramento at ang mga banal na tutulong sa atin. At tamang-tama naman sa pagdating ng Santo Papa ang tema, mercy and compassion. Indeed, God is a God of mercy and compassion, and so is the Church, the Communion of Saints, a communion of mercy and compassion. Lagi nating tatandaan sa pagkakataong ito that all saints have a past and all sinners have a future. Muli po, ito si Attorney Marwil Yasos na nagsasabing, alamin po natin ang katotohanan na siyang magpapalaya sa atin.